rated M. What's up mga kapamilya? Narito ang mga titinding eksena at kaganapan sa Epidia Provinciano. Pagkatapos mapanood ang balita, ayon kay Lolita Lintek, pagkatapos kay Don Ignacio, ito naman ang bubungad sa atin. Kailangan daw nilang pigilin si Padua. Isusunod na daw nila ito kay Don Ignacio. At di raw pwedeng magkaroon ng kapangyarihan ito. Dahil kung hindi, maraming tao ang mahirapan tulad natin. At sa grupo ng mga magsasaka, may magandang balita. Malaki daw ang kita nila ngayon. Triple ang kinita nila ngayon, di tulad nung nakarang taon. At paano daw kung kukunin na ni Don Ignacio ang intriga nila sa kanila? Sigurado raw na kukunin ang lahat ng kinita nila. Pero hindi raw sila papayag, pinaghirapan daw nila ito. Kaya kahit anong mangyari ay hindi nila ibibigay ang pinaghirapan nila. Dugo at pawis ang puhunan nila dito. Mantala, kinumusta ng doktor si Don Ignacio. Kamusta na raw siya? Anong daw ang pakiramdam niya? Naiinip na daw siya. Gusto na raw umuwi at gusto nang bumalik sa normal na buhay. At ayon sa doktor, lahat naman ng test niya ay bumalik na sa normal. Pwede na raw siyang ma-discharge. At ayon kay Don Ignacio, hindi pa raw pwede. Hindi pa raw siya pwedeng gumaling. May taning na raw ang buhay niya. At yan daw ang sasabihin niya sa lahat. At tumanggi ang doktor, hindi niya raw magagawa yon. At pinaalala ni Don Ignacio na siya ang nagpatayo ng ospital na to. Kung hindi raw dahil sa kanya, ay wala siya dito ngayon. At susundin mo ang lahat ng inuutos ko. Samantala, ang mga tauhan ni Don Ignacio ay dumarating. At nasaan na raw ang intriga nila? At inabot ang pera ng tatay ni Nilia ang intriga nila. Kulang daw ito. At nasaan daw ang iba? Diba, yan lang daw ang pinag-usapan. Tinaasan na daw ni Don Ignacio. Triple na daw ang ibibigay nila at nagalit sila. Paano na raw pamilya nila wala nang kikitain? At nagkaroon ng kaguluhan. Halugugin daw lahat ng bahay at kunin ang mga pera. Sinaktan at pinagsusuntok ang mga magsasaka. At ang mga babae ay dalhin daw sa sasakyan. Samantala, dala na Winston si Mr. Babas, ang in charge ng Asileo Property. Nabangit daw ng mga tauhan niya na intensyon niyang bilhin ang binamanage niyang property. At sinabi nito na sold na ang property kay Don Ignacio. Pero hindi pa raw ito nakapangalan sa kanya ang property. At ibig sabihin, pwede pa raw niyang bilhin. At ipinakita ni Winston ang isang bag na may lamang pera. At ayon kay Lito, alam niyang malaki ang utang na loob niya kay Don Ignacio dahil sa pagsusugal niya. At kahit magtrabaho daw siya, hindi niya ito mababayaran. Ayon, bibigyan kita ng pagkakataon para maiwasan ang problemang yun. At nakita mo ang pera, mapupunta sa iyo yan, oras na malipat mo sa pangalan ko ang lupang yan. Mahirap daw nakalaban itong si Don Ignacio. Pero pwede siyang umalis dito sa norte. O baka naman gusto niyang siya na ang gumawa ang kinakatakutan niya kay Don Ignacio. Ako na ang papatay sa iyo at sa buong pamilya mo. At sa takot ni Mr. Babas, nakipag-deal na ito. At nagkapirmahan na sila. At tulad ng sinabi niya, sa kanya na ang perang yan. At ayon kay Lito, simulan mo na ang pagtakas dito sa norte. At tumawag agad itong si Lito kay Madam Lily. Binalita nito na nakuha na niya ang isang prime properties ni Don Ignacio. At isusunod naman daw niya ang negosyo niya. Mag-iingat ka Lito, nasa teritoryo ka ng mga leon. Huwag daw siyang mag-alala at ilang leon na ang pinatumba niya. Samantala, ayon kay Lucia, tama daw ang papa niya. Hindi na siya binalikan ni Oscar. Hindi siya ipinaglaban. Kinalimutan na daw yata siya. At bakit daw siya mag-aaksaya ng panahon kung hindi naman siya ang pipiliin sa bandang huli? At ayon kay Aurora, dahil lang ba sa galit ni Papa, kailangan niyang idamay ang mga tao sa San Andres? Ang mga kaibigan namin ni Oscar at mga pamilya nila, ang mga anak nila at ang anak ko. At tama bang idamay niya ang sarili niyang apo? At balak umalis ni Lucia sa mga tanong ni Aurora. Pinigilan ito ni Aurora na umalis. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo manang. Kayo na ang tumayong nanay ko mula nung mamatay ang aking mama. Pero lagi niyang pinagkikibit balikat ang kasamaan ni Papa. At mula noon, para na lang akong laging mag-isa. At yun ang nararamdaman ko. At kayo ni Papa, hindi niyo ako maintindihan o ayaw niyo lang akong intindihin. Samantala, ayon kay Lolita, ang kapal daw nitong Padua na tumakbo bilang pangalawang pangulo. Hindi rin siya nagtataka na gusto niyang maging mataas na posisyon sa gobyerno. Dahil noon pa man ay alam nila kung gaano kaganid sa kapangyarihan. At kapag yan nanalo, buong Pilipinas makakaranas ng kasamaan niya. Baka raw mahirapan na silang patayin siya. Dahil nasa likod na niya ang pwersa ng kapulisan. Kikilos daw sila, pero hindi pa ngayon. Kailangan daw sila humanap ng tamang pagkakataon. Samantala, gagawin daw nila lahat para maupo sa pwesto. Ano pa daw ang aasahan nila? Ganid ang mga yan. At palibhasa, pwede nilang pagkakitaan ito. At ginagawa nilang negosyo ang politika. At halos lahat ay gustong tumakbo. At halos lahat ay gustong umupo sa pwesto.
at lalo na rin ngayon, napakahirap ng buhay at yan ang naisip nilang pagkakitaan. Kahit lahat ginagawa nila para manalo, para makaupo sa pwesto. Pagkatapos, saan nila kukunin ang milyong-milyong ginastos nila? Saan pa? Hindi sa kaban ng bayan. At sigurado raw, nababawiin nila lahat yun. At pag nakaupo na sa pwesto, tayong mga Pilipino ang kawawa. At ayon kay Cardo, hanggang kailan daw maghihirap ang mga Pilipino? Paulit-ulit na lang na niloloko. Paulit-ulit din daw ang mga pangako. At kailan daw matatapos ang paghihirap natin? Nating lahat? May aasahan pa ba tayo? Wala nang magtutulungan kung hindi tayo. At tayo na lang ang inaasahan ng bayan. At kung susuko tayo at hindi na lalaban, sino ang lalaban para sa mga Pilipino? At paano daw magkakaroon ng pagbabago dito sa Pilipinas? Kinakailangan tapusin natin to at kikilos tayo. At gagawin natin ang lahat para hindi sila maupo sa pwesto. Kabilang banda, ano raw ang gagawin nila ngayon? Huwag daw silang mawalan ng pag-asa. Dahil hindi raw si titigil hanggat hindi nila napagiganti ang mga kasamahan nila. At ano naman daw ang plano nila? Huwag daw silang maglala. Si tatay daw ang bahala. Alam niya ang susunod na hakbang. At magantay lang tayo. At ayon kay Lucas, tama, magtiwala lang tayo. Hindi naman niya hahayaan na manatiling buhay si Don Ignacio at Padua. At ang magagawa natin ngayon ay pagplanuhin ng mabuti ang susunod na hakbang. Kinakailangan na daw na mapatay itong si Don Ignacio at iraw si Padua para bumalik na sila sa normal na buhay. Dapat lang, kinakailangan nating tapusin ito. Ilang beses na pinagtangkan ang buhay niya. Pero ngayon, buhay pa rin ang matandang yan. Kahit sa susunod, gagawin ko ang lahat para mapatay na siya. Pero kuya, si Mara dapat ang pumatay kay Don Ignacio. At paano naman tayo? Ilang beses na nating pinagbigyan si Mara. At hanggang ngayon ay buhay pa rin ang taong nagpahirap sa atin. At ayon kay Mara, pilit kitang iniintindi. Alam kong masakit para sa'yo na buhay pa itong si Don Ignacio. Pinapaalala ko sa'yo na hindi lang ikaw, lahat kami, at lalong-lalo na ako. At ginagawa ko ang mission ko para matapos ito. Kahit huwag mo akong mamaliitin. At sa kabilang banda, sinabi nila kay Delphine na may problema sila. Tatakbo raw bilang Pangulo si Lily at Renato at si Arturo Padua bilang pagkabisi. Hindi na raw ba titigil ang mga yan hanggat hindi nila nakikitang nakalugmok sa putikan ang ating bansa? At ayon kay Cardo, kikilos na daw sila at walang mangyayari sa ating bansa kung hindi tayo lalaban. At hihingi daw sila ng tulong kay Armando. Sila daw ang makakatulong sa ngayon. Sa kabilang banda, binisita ni Madam Lily si Don Ignacio at sinalubong siya ni Lucia at nagbigay ito ng bulaklak at kinamusta ang nagay niya at kung pwede raw ba na makausap. At sinabi ni Lucia kay Aurora na gusto makausap ng First Lady ang papa niya. At lumapit si Lily at nagpakilala. Kinamayan pa ito at sabay sabing Lily Hidalgo. At nagpakilala rin si Aurora. Nice to meet you, Aurora. Ikaw pala ang anak ni Don Ignacio. Kinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo. Salamat, sabi ni Aurora. At pinangako ni Madam Lily na magbabayad si Nacardo Lisay sa ginawa nila sa kanyang papa. At tinanong ni Aurora kung nasaan si Oscar, si President Hidalgo. Pasensya na raw at maraming kompromiso ang presidente kaya siya na lang ang dumalaw. At sa susunod na pagbisita niya ay isasama na ito. Abangan natin at tutukan mga probinsyano ang iba pang matitinding eksena. For more updates at kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ngipidyang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.